Hello, welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa baba ng video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay bibigay ba ako kaagad o kaya'y pahihirapan ko? Alam ninyo, kaming mga babae ay iba-iba po ang estilo namin kung nililigawan po kami ng isang lalaki. Pero ako, hindi ako naniniwala na pag easy mong nakuha ay ibig sabihin na easy to get siya. Ang ibig kong sabihin ay kung sinagot ka niya kaagad ay hindi nangangahulugan na easy to get siya. Kasi ako, alam ninyo, pag ako ang nililigawan ng lalaki, hindi ko yan pinapahirapan, no? Kung alam ko na mahal ko ang isang lalaki, hindi ko na yan pinapahirapan, hindi ko yan pinapatagal. Kasi meron po kasi akong prinsipyo, no? Kasi alam ninyo, kung nanliligaw pa kasi yung lalaki ay hindi nyo makikita yung totoong ugali niya. Kasi nanliligaw pa lang yan, ginagawa niya ang lahat para lang ma-impress ka, no? Sa harapan niya. O kaya sa harapan niya. Okay. Pero ako, naiiba ako. Pag mahal ko o gusto ko yung isang lalaki ay sinasagot ko kaagad. Pero hindi naman ako bumibigay kaagad. Iba kasi yung sinasagot kaysa sa bumibigay kaagad. 'Di ba? Kasi no. Hindi ko kasi malalaman yung totoong ugali ng lalaki kung hindi ko siya nakakasama. So ibig sabihin, pag nakakasama mo na siya, hindi ibig sabihin na nagsasama na kayo sa isang kwarto o kay isang bahay. So, ibig sabihin, yung nakakasama mo lang siya na mag-date kayo, ay kung sinagot mo na kasi at dalawa na kayo, ay doon mo na makikita yung natural na ugali niya. No? So, yun. At isa pa is, ayaw kong patagalin na manligaw sa akin kasi tingnan ko kung talagang mag-click yung relasyon namin. Kasi ano pa ang silbi na nililigawan ka niya, matagal na hindi mo siya sinagot, tapos ang mangyayari ay pangit din lang pala ng ugali niya pagkadating at maghihiwalay din kayo. So for what? Kasi sa akin, sinasagot ko po kaagad, no, para makilala ko yung totoong ugali niya, at kung nakilala ko yung totoong ugali niya ay hihiwalayan ko din kaagad. So ganun ang purpose ko. Ayaw ko yung pinapahirapan yung lalaki kung mahal ko siya, no. Sinasagot ko yan talaga kaagad, no. At saka habang dalawa kami, no, inoobserbahan ko po yung ugali niya. At syempre, kasi kung dalawa na kayo, naging panatag na yung loob ninyo. So nakikita mo na yung mga ugali, no, na natural na ugali niya. Kasi kung nagkapalagayan na kayo ng loob ay doon mo na talaga makikita yung totoong ugali niya. Pero kung napansin ko na hindi siya karapat dapat sa akin, no, ay hihiwalay yun ko din kaagad. At ako kasi yung tao na ano, na matiisin, no? Matiisin, martir kung minsan. Pero ako din yung tao na nang iiwan na lang basta pag nagsawa na ako. So ibig sabihin, kung laging ako na lang, no? Ako na lang ang bumubuhay sa relasyon na hindi ka mag-effort. Kung nagsawa na ako, no, ay hindi na ako nagpapaalam na wala na tayo. Hihiwalayan na lang kita na walang paalam. So, ganun po ako. God bless po sa iyong lahat.